Ngayong araw nga, umuwi kami sa dati naming bahay para maglinis dahil magpipista kinabukasan. Namiss ko tuloy yung buhay dito, sobrang simple lang. Nung araw na to, maaga talaga ako nagising kasi ang dami ko munang dapat gawin bago kami umalis. At syempre, bago ang lahat, hinintay muna namin magising ang boss bago kami umalis. Naman yung bata, nagmumuni-muni pa dyan dahil bagong gising. Sabi nga namin sa kanya, babay kami, tara na. So nagready lang kami, naligo, nag-ayos ng mga gamit na dadalhin namin. Tapos eto, bumiyahin na rin kami papunta ng Santa Rita. Ngayong araw nga, lahat talaga kami aalis dahil nga magpipista doon kinabukasan nitong araw na to at kailangan muna namin maglinis. Hindi naman kami maghahanda, pero kasi uuwi kami ng mismong pista, kaya kailangan naman medyo malinis yung bahay kasi doon kami magi-stay para walang alik. Pating nga namin dito, nagmano muna kami sa lolo't lola ko bago kami pumunta dun sa bahay namin. Ayun nga ang Ella, kasama ko pa rin nagmamano. Tignan nyo, napaka-cute. Pagkatapos namin magmano sa kanila, ang Ella, ayan, pinagmano ng Lola Bing niya. Kakalapit lang kasi mga bahay dito, magkakapatid lahat sila. So ayan, bago ang lahat, dumiretso muna kami dito sa bahay namin kasi iiwan ko muna yung mga gamit namin. Hindi ko lang din nakita itong lamesa namin, nandito na pala. Ayan, sa mga naghahanap po ng dati naming mesa, nandito po sa dati naming bahay. So ito naman yung kwarto namin, dito kami magi-stay. Bale, ito yung kwarto ko ng dalaga ako. Syempre dahil matagal walang umuuwi dito, kailangan ko muna dito magpunas ng mga alikabok dahil napakarami. Hirap na kasi meron kaming kasamang mga bata, baka naman ubuhin at saka asmahin. Etong kwarto ko pa naman na to, lalo na tong headboard ko, palaging maraming alikabok. Kakarating pa nga lang namin ang Ella, ayan, umiiyak na, naboboard na nga. So para sa lunch namin, nag-order na lang ako sa Grab ng Mang Inasa. Na-amaze talaga ako kasi dati hindi talaga ako nakapag-order ng Grab dito kasi hindi daw kaya ng location. Bumili na nga lang kami ng ice cube dito, tapos ayan, isang soft drink. Udin na lang talaga yung mga gamit namin dito, kumpletong-kumpleto pa lahat. Nilagay ko na nga lang dito sa jug, tapos eto, nag-ready na ako dito ng sausawa na sobrang anghang. Naisipan nga namin na dito na lang din magsaing ng kanin kasi meron naman kaming rice cooker dito para at least kapag kakakain mas masarap kasi mainit yung kanin. Ayun nga ang Kuya Maki, pagkakita pa lang sa amin na nagsasandok kami, umupo na agad, gutom na gutom. Bago kumakain nga kami dito, ang Ella naglalaro dun sa kwarto tapos na ilock. Talaga namin alam yung gagawin namin kasi wala nga doorknob tong kwarto, talagang hirap na hirap kami. At dahil umiiyak si Ella, ayan ang lolo niya, bad trip na bad trip dahil nakulong yung apo. Nawen niya pa itsura niya, kabusitan. After naman namin kumain, sabi ko kay Kuya Maki, mag-nap muna siya kahit na saglit lang para at least mamaya pag gising niya, pwede siyang makipaglaro. Sa mga oras na yan, yung mga kataping bahay namin, meron ng mga nagsasangkot siya, nagluluto. Alam niyo yun, yung mga pistahan sa mga baryo, sa mga barangay. Amoy na nga yung mga ulam. Kami talaga, uuwi lang kami dito, hindi kami maghahanda, makikikain lang. Para sa akin kasi hindi na kami taga rito dahil nga meron na kaming bahay sa Lubao. Pero dito pa rin talaga kami boboto, wala akong balak magpalipat. Hindi na ako nakapag-video at nakapag-vlog sa mga ibang nangyari, pero ayan, nung pagka 4:30, nagaya na rin ako umuwi. Wala na rin kasing gatas yung mga bata, kaya no choice. Pwede na namin dito yung mga gamit namin dahil nga uuwi na. Hindi naman masyadong malayo yung biyahe dito pa uwi ng bahay. Mga 10 to 20 minutes lang naman. Kung pa uwi nga kami, meron kami ditong nakitang nagpaparada para sa pista. Pero ako mismo, hindi rin talaga ako sure kung para ba to dun sa pista namin or sa ibang barangay. Nung napanood ko kasi, medyo nasa dulo na, kaya hindi ko sure kung para dito ba. Pagkakaalam ko kasi, merong dalawang magpipista dito. Haba nga ng parade nila, talaga no choice kami kung hindi tapusin kasi wala talaga kaming dadaanan, nasa rayong daan. At dahil magpa 5 PM na to, sabi ko sa kanila, kumain na lang muna kami ng merienda sa may McDo. Sabi ko merienda lang naman kahit na burger and fries lang. Ayaw na rin kasi namin kumain ng kanin kasi nga merienda lang naman tapos baka mamayang dinner mga busog pa. Natuwa nga ako dito sa high chair nila kasi ayan, color red and green, napaka-cute. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. So bali nung pa-uwi, kaming mag-asawa na lang, yung dalawang bata at saka yung mama ko yung magkasama kasi lahat sila yung mga kasama namin na iwan na doon. So ayan, no choice, kami lang talaga yung nandito para kumain. Tirang ko nga ng Sunday ang Kuya Maki at ayan, pagkakita pa lang kinuhan agad. Alam na para sa kanya. May naman mga orange juice, fries and burger lang naman yung sa amin. Tinikman ko na nga rin tong isang Sunday na hindi ko alam kung kanino ba to, para kay Ella ata tsaka sa mama ko. Hindi ko nga masyadong nagustuhan yung fries nila dito kasi medyo matigas. Napakalayo ng fries nila sa Jollibee kasi yung Jollibee kahit na matagal na hindi talaga tumitigas, ang sarap pa rin. Ayun lang naman for today, bukas ulit.